Minsan mapagpalang umagang muli sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Aralin Panlipunan 3. Nasa ikatlong markahan tayo, ikatlawang linggo, unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 2, Impluwensya ng Klima at Lokasyon sa Pagbuo at Paghubog ng Pamumuhay sa isang pamamayanan mga bata o isang lugar, lalong-lalo na ang National Capital Region o NCR. Layunin ng ating pag-aaral ang naipapaliwanag ang kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo at paghubog ng uri ng pamumuhay ng mga lalawigan at rehiyon mga bata. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano pa ang pinag-aralan natin nakaraang linggo mga bata? Magaling na pag-aralan natin ang tungkol sa kultura. Nalaman natin na may dalawang uri ng kultura, ang kulturang material at ang kulturang di material. Nalaman din natin ang mga halimbawa nito, lalong-lalo na sa rehiyon ng NCR mga bata. Halina kayo mga bata, magpunta na tayo sa ating balik-aral. Suriin ang bawat larawan mga bata. Isulat kung material o di material na bahagi ng kultura ay pinakikita sa mga sumusunod na larawan. Unang larawan, pagdarasal. Magaling, ito ay di material. Pangalawang larawan, pana at palaso. Magaling, ito ay material na kultura. Pangatlong larawan, pagsasayaw o sayaw. Magaling, ito ay di material na kultura. Pag-apat na larawan, awit. Magaling, ito ay di material. Panglimang larawan, kubo. Magaling, ito ay material na larawan. Dahil alam na natin ang material at di material na kultura, magtungo na tayo sa susunod nating aralin mga bata ang mga salig geografikal na nakaka-impluwensya sa pagbuo at paghubog ng uri ng pamumuhay sa rehiyon ng NCR mga bata. Ano ang geografiya o katangiang pisikal mga bata? Ang geografiya mga bata ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar mga bata, gaya ng lokasyon, klima, hugis, topografiya, anyong lupa, anyong tubig at mineral mga bata. Mayroong kaugnayan ang pisikal na katangian ng kapaligiran ng isang lugar at ang uri ng pamumuhay ng mga tao dito. Ang mga salik na geografikal na nakaka-impluwensya sa pagbuo at paghubog ng uri ng pamumuhay ng mga tao ay dalawa. Ang una ay klima bilang salik pang-geografikal at pangalawa, lokasyon bilang salik pang-geografikal. Epekto ng klima at lokasyon sa pamumuhay ng mga tao. Naayon sa klima at lokasyon ng uri ng pamumuhay ng mga tao, mga bata sa isang lugar. Hindi lamang hanap buhay, kundi pati na rin ang tirahan, kasuotan at gawain ang nakaka-impluwensya sa uri ng pamumuhay ng mga tao. Alamin natin na ang klima at ang lokasyon ay malaki ang ginagampanan upang malaman natin ang uri ng pamumuhay at kabuhayan ng mga mamamayan sa isang lugar mga bata. Magtungo tayo sa unang salik, ang klima bilang salik pang-geografikal. Ang klima mga bata ay tumutukoy sa pangmatagalang kalagayan ng atmosfera o hangin na kapaligid sa daigdig na nararanasan
sa isang partikular na lugar o rehiyon mga bata. Malaki ang ginagampanan ng klima sa paghubog ng uri ng pamumuhay mga bata at kabuhayan ng mga tao sa isang lugar mga bata. Sa NCR mga bata, nagsisimula ang tag-ulan sa buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre. Kaya iba yung pag-anda ang ginagawa ng mga nasa industriya, pagawaan, at serbisyo para matugunan ang matiwasay at maayos ang mga tao. Sa buwang ito ng Hunyo hanggang Nobyembre, nakakaranas ng maraming bagyo ang NCR. Kasabay nito ang habagat na kung saan nagkakaroon din tayo ng malawakang pag-ulan at malawakang pagbaha mga bata. Klima at kabuhayan sa NCR. Hindi gaano naapektuhan mga bata ang kinabubuhay ng mga tao sa uri ng klima ng rehiyon mga bata o yun sa NCR, maliban lamang kapag tag-ulan, na kung saan nagdudulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng rehiyon. Maliban sa mga lungsod na malapit sa dagat tulad ng Camanaba area, ang Caloocan, Malabon, Abotas at Valenzuela, Taguig at Pateros at ang iba pa ay pangingisda ang pangunahing hanap buhay mga bata. Kapag masama ang panahon o maulan, naaapektuhan ang panghuhuli ng isda. Naintindihan ba? Magaling! Klima at kasuotan sa NCR. Ibinabagay rin nila ang kanilang kasuotan ayon sa klima. Sa NCR, modernong kasuotan mga bata ang kanilang sinusuot. Nakukuha pa sa impluensya ng mga dayuhang bansa. Ibinabagay din nila ito sa kanilang uri ng lugar o sa anong uri ng lugar sila nagtatrabaho, sa trabaho, sa hanap buhay na meron siya. Katulad ng kasuotan kapag ikaw ay nagtatrabaho sa Makati, naka-corporate attire ka. Naintindihan ba? Magaling! Iba naman ang kasuotan kapag ikaw ay nagtatrabaho sa Divisoria. Simple lamang ang inyong kasuotan. Naintindihan ba? Magaling! Klima at kasuotan sa ibang lugar. Sa ibang lugar mga bata, katulad ng Baguio, na kung saan nakakaranas sila ng malamig na klima, ang mga tao ay nagsusuot ng makapal na damit upang hindi sila ginawin. Manipis at maluwang naman sa katawan ang isinusuot ng mga tao sa Isabela at Tugaraw dahil dito ay may mainit na panahon. Naintindihan ba? Alamin naman natin ang lokasyon bilang salik pang-heograpikal. Ang Pambansang Punong Rehiyon mga bata o NCR ay sentro ng kalakalan, industriya at ekonomiya. Pangunahing kinabubuhay dito ay serbisyo at industriya katulad ng larawan. Nakita ba? Magaling! Ang Camanaba area mga bata o ang mga lungsod sa Camanaba area, ang Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela ay nakararanas ng malawakang pagbaha mga bata. Kung kaya't
Ang mga bahay dito ay gawa sa bato at matataas upang makaiwas sa baha. Tatandaan, ito ay gawa sa bato at matataas, katulad nitong larawan ng tirahan na ito, mga bata. May second floor. Nakita ba? Magaling! Lokasyon at bahay sa ibang lugar. Bangkang bahay, mga bata, ang tirahan ng mga samal at badyaw. Katulad nito, dahil sila ay naninirahan sa katubigan, meron silang bangkang bahay. Ito ang angkop sa kaninang lugar dahil dito masasabing nakaka-impluwensya ang lokasyon at klima ng isang lugar sa uri ng pamumuhay ng isang tao sa mga lugar na ito. Nakita ba? Magaling! Lokasyon at bahay sa iba pang lugar, mga bata. Kung ang lokasyon naman ng isang lalawigan ay laging dinadaanan ng bagyo, tulad ng Batanes, mga bata, iba yung pag-iingat ang kanilang ginagawa. Bukod dito, ang kanilang bahay ay yari sa mababa at yari sa bato at kogon, katulad nito, mga bata. Mababa lamang at ang bubong ay yari sa kogon. Ito yan. At ang bahay ay mismong yari sa bato dahil madalas daanan ito ng bagyo at mababa lamang. Naintindihan ba? Magaling! Dahil alam na natin ang tungkol sa impluwensya ng klima at lokasyon sa ating ikinabubuhay o paraan ng pamumuhay ng mga tao, magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Handa na ba kayo, mga bata? Pagyamanin, iguhit ang pamumuhay na maaari mong gawin sa iyong rehiyon. Naintindihan ba? Magaling! Magtungo na tayo sa ating isagawa. Isagawa. Ibigay ang iyong opinyon sa sitwasyon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ikaw ay lumaki sa tabing dagat at di kalaunan ay pumunta ka ng Maynila para humanap ng trabaho mapapasukan mo. Ano ang maaari mong hanap buhay na iyong mahanap dito sa Metro Manila o sa Manila? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Pangalawang bilang, kayo ng iyong pamilya ay naninirahan sa Baguio at ikaw ay nasanay na sa pananamit ng makakapal na damit dahil sa klima dito. Naisipan ng iyong magulang na bumaba sa Maynila at dito mamasyal. Anong uri ng kasuotan ang iyong dadalhin? Magtungo na tayo sa ating tayain. Tayain. Basahin na tunawain ng mga pangungusap. Iguit ang puso sa patlang kung ikaw ay sang-ayon at buwan naman kung hindi. Unang bilang, naayon sa klima at lokasyon ang uri ng pamamuhay ng tao sa isang lugar. Pangalawang bilang, hindi lamang hanap buhay, kundi pati tirahan, kasuotan at gawain ang nakaka-impluwensya sa uri ng pamumuhay ng mga tao. Pangatlo, magkakatulad ang uri ng pamumuhay sa lahat ng lugar, mga bata. Pang-apat na bilang, karaniwang yari sa Kugon at Atip ang mga bahay sa Bulubundukin lugar. Panglimang bilang, mababa at yari sa bato ang mga bahay sa Valenzuela. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muling aralin!